Good evening, mga kapuso! I'm okay. I'm happy. Yan ang matipid na sagot ni Dominic Roque nang kamustahin namin ilang buwan matapos silang maghiwalay ng ex-fiance na si kapuso star Bea Alonzo. Makichika kay Lars Santiago. Namataan ng GMA Integrated News ang showbiz personality na si Dominic Roque sa launching ng isang wellness app. At dito, kinumusta namin siya ilang buwan matapos ang breakup sa kapuso star na si Bea Alonzo. Okay naman. Still doing fine. I mean, yung mga ginagawa ko, the usual work and travel also. Sa ngayon, nagpapakabisi si Dominic sa paggawa ng content para sa social media at kanyang negosyo. I've been doing contents for myself, for my social media. Mostly motorcycle and lifestyle, travel, food. Sa kabila nito, di niya rin daw nakakalimutang magbigay ng time para sa kanyang sarili. Hindi, dapat may time talaga para sa sarili, di ba? Para maging happy, maging balance. Naging matipid naman ang sagot ni Dom nang tanungin namin kung masaya siya ngayon at kung may pag-asa pa nga ba silang magkabalikan ng dating fiancé. I'm okay. I'm happy. Yeah, I'm happy actually. So, wala na. Thank you guys. Thank you. thank you. War Santiago updated sa showbiz happenings. Naghatid ng saya at kilig ang mga kapuso star na dumayo sa Guimaras at Negros Occidental. Silipin natin yan sa report ni Kim Salinas ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Suot ang makukulay na costumes. Ibinida ng iba't ibang grupo ang kultura at tradisyon ng bayan ng Binalbagan sa Negros Occidental para sa pagdiriwang ng Balbagan Festival. Tampok din sa Agro-Trade Fair ang mga sariwang gulay, prutas at iba pang mga produkto ng mga magsasaka sa lugar. Mas naging masaya at makahulugan pa ang pagdiriwang kasama ang Kapuso Stars. Gaya ni Abot Kamay na Pangarap cast John Vic D. Guzman. Black Rider cast Prince Clemente. Sparkle artist Lian Valentin. Sparkle actress Andrea Torres. Always looking forward ako sa mga gantong show. Sobrang happy dahil naririnig ko yung cheer ng crowd. Grabe yung pagtanggap nila sa amin, napakainit. Sobrang happy ko lang dahil syempre napasaya na naman natin ang ating mga kapuso. Sa Provincial Capital Grounds naman sa Jordan, Guimaras, nang harana si Lilet Matias, attorney at law cast EA Guzman. Binusog ni EA sa kilig ang mga kandidata na Miss Guimaras 2024 at fans bilang bahagi pa rin ng Manggahan Festival. Sa huli, kinoronahan ang pambato ng bayan ng Buenavista na si Axel Rose Gadian. Bago yan, di rin pinalampas ni EA ang Mas Level Up na Mango Overload Food Trip. May mango shake, mango pizza, at syempre, may mango sinigang. Kasing tamis ng mangga ang kanilang pagtanggap sa akin. And totoo yun, and sobrang na-appreciate ko yung mga kapuso natin dito sa Guimaras dahil bukod sa mababait, very respectful, and the same time mapagmahal sila sa kanilang mga bisita. Ang gaganda ng mga candidates natin ngayon, ang gaganda ng mga taga-Guimaras. Para sa GMA Integrated News, Kim Salinas ng GMA Regional TV 1 Western Visayas, nakatutok 24 oras. Sumayaw, sumunod sa Sex Bomb! Learn from the master herself dahil kumasa ang Sparkle Teen sa Dance Masterclass ni OG Sex Bomb leader Rochelle Pangilinan. Ang tips at wisdom na kanyang ishinare, ichichika ni Nelson Canlas. Hataw kung hataw! Bigay todo sa dance steps! 1, 2, ang mga Sparkle Teens sa kanilang dance workshop with OG Sex Bomb leader and Kapuso actress Rochelle Pangilinan. Huwag niyo siyang ilimlag. Yung ganda dito nawawala. Ang
kailangan sa sayaw na to eh buong katawan. 6, 7, tapos magagawa. Proud daw si Rochelle na ibahagi ang kanyang mga kaalaman sa mga mas batang generation of Kapuso artists. Siyempre, mas gusto kong mas gumaling pa sila. And ang workshop naman talaga na gusto kong gawin for them, magkaroon ng disiplina sa sayaw, respeto sa co-workers. Para kay Rochelle, hindi lang galing sa paggiling at ibang movement sa pagsasayaw ang gusto niyang matutunan ng mga bagets. Bukod sa health ng mga bata, less social media and mahalin nila yung sayaw. Being a mom and a certified social media user, alam niya ang kaibahan ng preparation para sa dance for posting at isang full-length dance. Malaking difference kasi ng ano eh, ng nagsasayaw sa phone lang kaysa sa nagsasayaw on stage. Kung paano nila masusustain yung haba ng isang sayaw, 7, 10, 20 minutes na kung paano mo siya masusustain and then yung technique, lahat na ituturo siya. Nag-strengthen yung relationship namin and ayun, sobrang dami ko pong natutunan about sa performing and dancing. Yung masasabi ko, naging malakas talaga kami physically. Kasi and yung stamina din namin. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings.